Magbalang umaga sa ating lahat at napakagandang umaga na naman ang ating tatahakin at maghapon na naman tayong maglalakbay sa mundong ito. Kaya nga naman kailangan natin ng ating Panginoon at napakaganda ng gising ng bawat isa sa atin. Nawa tayo ay magkameron ng kapayapaan sa umagang ito. Ayong mga kaibigan at mga kapatid, tiyak na darating ang ating Panginoon, purihin ang ating Panginoon. Narito po ang aking mga kasama. Wine-welcome po ang aking mga kasama. Sister Emma. Sister Emma, good morning po sa ating good lahat. Good morning, Brother Joseph. Good morning. Bati po kayo sa ating mga viewers na nakikinig po ngayong umaga.
Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Saan man po kayo naroong panig ng mundo, nasa Pilipinas o kung saan man po. Kami po na dito sa Hope and Love ay bumabati sa inyo ng isang masaya at magandang araw. At mga kapatid, ito na po yung huling araw ng ating pag-aaral sa buwan ng November. At tayo po ay isang taon na sa Hope and Love. At kaya mga kapatid, at atin pong pakinggan ang huling mensahe sa buwan ng November. At happy anniversary po sa inyong lahat. Diyan lang po kayo, tutok lang po at ating matabang pakinggan ang ating speaker sa umagang ito. Salamat po ba, Sister Emma, sa iyong presensya na patuloy ka pong makasama namin ngayong umaga. At sa talagang tama po ang sinabi mo, Sister Emma, talaga tayo ay big controversy ay last na po ngayong yung ating talakayan ngayong November 30 ang bilis ng panahon, Sister Emma. At na siyempre, hindi maaaring dalawa lang tayo, Sister Emma. Meron tayong kasama pang isa. Nandito ay si Sister Weng Manalo. Sister Weng, good morning po sa iyo. Good morning po. Good morning po sa ating mahal na Panginoon. Thank you, Lord, sa panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong opportunity po sa ating lahat. Ngayon po ay wine-welcome ko po ang lahat po ng ating mga viewers, mga followers sa ating pong pag-aaral pong muli ng banal na salita. Nawa muli nating namnamin ang kanyang ang salita ng Panginoon na tunay nga po na magpapalakas sa atin bilang panimula ng araw ng araw na ito. So, diyan lang po kayo, stay tuned po kayo. One and a half lang po ito at alam ko lahat po tayo ay mabless. Happy Tuesday po sa ating lahat. Next naman, parang nasa Japan, Sister Weng. Good morning po, Ate Weng. Bago po tayo dumako sa ating speaker, ang ating speaker ay naghahanda po. Wala pa dito sa backstage si Eliza Ramadan. Tayo po ay bibigyan po ng isang panalangin ni Sir Weng sa isang opening prayer. O dakilang Diyos, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa inyong kabutihan sapagkat muli, binigyan niyo pong muli kami ng opportunity na makapiling kayo sa panimula po ng aming araw. Nawa Ama, kasihan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, lalo't higit ang aming pong mangunguna na si Sir Loisa sa magsasalita po sa umagang ito. Kasihan niyo po siya ng karunungan na nagpumula po sa inyo. At samantalang kami pong nakikinig, lalo higit ang mga followers and viewers po ng inyo pong programa, Ama, haplusin din po sila kung ano man po ang kanilang mararanasan. Nawa Ama, ang inyong salita ang patuloy pong magpalakas sa kanila at magkaroon po sila ng kasiglahan at lahat po kami ay magkaroon ng kapayapaan sa puso at kaisipan. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy niyo pong pagdinig sa aming panalangin. Patawad po sa aming pong mga pagkukulang pagkakasala sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Jesus showed me what's true love.
Ang speaker po natin ngayon ay isang guro na masipag at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ay familiar na po kayo dito. Ito po ay Hope and Love Family po natin. Ito yung kasagsagan ng nakaraan po. Yung kailan ba tayo, kailan ko ba nag-speaker dito yung siguro ano, bago pa lang yung Hope and Love. Bago pa lang yung Hope and Love. Talaga naman nariyan siya para sumuporta po sa atin. At si Sister Eloisa, alam kong namimiss ka ng ating mga viewers. Namimiss ka nila. Yan, ang ating mga viewers ngayon ay napakarami na rin po. Good morning po at happy anniversary po sa atin. Hope and Love. 1 year na tayo, Sister Eloisa. Yay! 1 year na po tayo. At ang ating mga kasama ay wala po ngayon. Sila Pastor Juby at Pastor Porto. Parang nagre-relax sila, no? Wala akong absin eh. Sila talagang pagbigyan muna natin sila. Yan. Talagang meron po silang mga lakad sa 1,000 missionary mga pastor. Ngayon pa man, ibigay po natin kay Sister Eloisa Ramadan ang pagkakataon upang ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Sister Eloisa. Ayan, maganda pa ang umaga kaysa sa akin. Ayan, so dahil nga matagal na rin na panahon na hindi niyo po ako nakasama, hindi na po Ramada ang aking apelido. Ang aking na po apelido ay Pinwela na po. Ayan, may sideguard na po. Ayan, so far ay medyo magapa po yung mata dahil lumabas na po yung result nung let exam ka naman po talagang kabado, no? Kung may mga kilala kayong mga teachers na nag-take ng board exam this September 2021, alam nyo po hindi po madali, no? Yung mga nag-board ngayon dahil pandemic nga. At praise God sa mga pumasa at sa mga hindi naman po pumasa, praise God pa rin kasi may perfect timing po ang ating pong Panginoon. At yung yung meron tayong isang verse na pagsasama-samahan po natin ngayong umagang ito, no? Na hindi man po natin ano tawag niyan? Itong verse to ay lagi-lagi na po nating napapakinggan. Pwedeng sa ibang mga pastor or mga preacher, napapakinig na po natin ito. At ito po ay matatagpuan natin sa Revelation 22 verse 4. Pero bago po yun ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Mang banal na mga pangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na ginising niyo po kami sa umagang ito. Ginabayan niyo po kami sa aming pagtulog. At ngayon po ay ang pagpapala ng buhay ang siyang suma sa amin. At Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng understanding na sa pagkakataong ito, sa mga oras na ito ay aming pong maintindihan upang ito po ay maisa kabuhay namin, maisa katuparan sa buong maghapon. Sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Yan. Ang sabi po sa ating verse ngayon ay, ayan, sabi po sa NIV, they will see his face and his name will be on their foreheads. Ayan. Pag sinabi natin na isa sa mga nasa Beatitudes ang promise ng Panginoon ay pure in heart. Ayan. Diba? Masasabi natin na kapag blessed, di ba yung mga blessed na yan na nasa Beatitude. At, ayan, yung topic na kalagay kasi dito, victory in great controversy. At, sabi nga po dun sa Matthew 5, yung sinasabi ko nga kanina, yung Beatitude, ay ang promise doon ay magkaroon tayo ng pure heart, di ba? Napaka-imposible kasi na nasa tayong makasalanang tao ay magkaroon tayo ng pure heart. At, hindi na malingid sa ating kalaman na sa mga pagkakataon na gusto nating magkaroon ng pure heart ay hindi natin makita-kita, 'di ba? At kung meron man siguro mga ilang minuto, ilang oras lang na may pure heart tapos aagamin ulit tayo ng kaaway sa mga bagay na iyon. Pero ang pinapangako ng Beatitude ay magkaroon tayo ng pure heart. At sabi din po sa John, ito yung mga related verse. Sa 18, declares that no one has seen God at any time.
Oo nga, hindi naman, hindi katulad ng mga napapanood natin sa TV na ipapakita daw si Jesus, o ba? Diba? Nakikita daw nila si Jesus sa ganito, sa ganyan. Ayan, pero wala po talagang nakakakita sa Panginoon at anytime kung kailan nila gustuhin. But that's it, the situation no longer exists in the heavenly city. Kapag po tayo ay nasa langit na, ayan, favorite po. Favorite natin na part, di ba? Na kapag tayo ay nasa langit na anytime, anywhere, kapag gusto natin makita ang Diyos, face to face, ay makikita natin. Yung mga niligtas po at ginoglorify ng mga servant ng Panginoon ay makakakita sa mukha ng ating Diyos. Yan po ang sabi dito sa Revelation 22:4. Dahil kapag, di ba nga, sabi nga din sa Revelation, di ba, kapag dadating na yung panahon na tayo po ay nasa huli ng kapanahunan, tapos dadating yung ating Panginoon nasa alapaap, dalawang tao lang yan. Yung isa, masaya na nakikita yung pagdating ng Panginoon. Yung isa naman ay hindi masaya, di ba? Parang takot na takot sila or ano tawag niyan? Meron silang bagay na ayaw nilang ipakita dahil nga sila ay makasalanan, 'di ba? May mga kakilala tayo na excited tayo makita, tapos minsan nagugulat tayo. Ano nangyari sa iyo? Bakit parang ano? Bakit parang takot-takot ka diyan, 'di ba? Ay, ano kasi yung pala may pinagkakautangan, 'di ba? Ikaw friend mo 'yon. Na wala ka namang atraso, wala kang masamang ginawa. Tapos yung isa naman, natatakot na makita niya yung taong na yun. Ibig sabihin, parang ganun lang din po yun. Dalawang tao lang po yung makakaramdam ng ganung emosyon. Yung taong excited na makita si Jesus. Or yung pangalawa is yung takot na makita yung ating Diyos. Sa... Although New Jerusalem is a beautiful place, alam naman po natin na New Jerusalem ay napakagandang lugar. Pero ang pinaka hinihintay natin ay yung pinaka privilege natin ay yung makita yung ating Panginoon. Naalala ko po yung kanta na nung college ako, narinig ko siya. Ang sabi po doon sa kanta, kakantahin ko lang po ng very, very short ha. Sabi po doon, what would you say? What would you do? Kapag, would you go away? Or wait for him in heaven? For is Jesus heaven to me? Ang sabi po doon, pinakasummary ng buong kanta, sabi niya po doon, pag pumunta daw po siya sa langit, makikita niya lahat. Pero hindi daw po masasabing langit ang langit kung hindi niya makikita mismo si Jesus. Sabi niya, sabi pa doon sa isang linya na, anong sasabihin mo? Anong gagawin mo? Aantayin mo ba yung Diyos na nandun sa, na dumating doon sa langit? O magsistay ka sa langit ng kahit hindi mo kasama ang Diyos. Pero ang sabi doon, hindi nga magiging langit ang langit kung wala ang ating Panginoon. Diba? Sa mga in love dyan, sa mga mag-asawa, sa mga may sweetheart, diba? Kahit dyan lang sa turo-turo, nagiging masaya tayo, diba? Masayang-masaya tayo kasi kasama natin yung tao na nagpapasaya sa atin. So, yung hindi magandang place ay nagiging maganda dahil nandun siya. So, how much more kung yung Panginoon na minahal ka, di ba? Yung Panginoon na umpisa pa lang, alam na yung plano niya para sa'yo. Yung may plano, di ba? Yung Panginoon na laging nandyan para sa atin, makikita mo sa langit, di ba? Parang sobrang sarap sa pakiramdam. 'Di ba? Hindi mo ma-explain yung pakaramdam na nandun siya. Share ko lang po no nung kami po ay kinasal, ECQ po, saktong binaba yung ECQ dito po sa
Metro Manila. Tapos, actually, wala pong tao nung kasal namin kasi bawal ng maraming tao sa church. Alam niyo po, hindi masasabing kasal, di ba, kapag konti lang yung tao. As in, di lang labi lang lang, parang 10 lang yata kami or 20, tapos malaki yung church. Hindi, sabi nila, ano ba yan? Anong klaseng kasal yan? Di ba, na kayo lang naman, parang 10 lang kayo sa loob. Siyempre, dalawa na kami, yung parent namin, kasi mama niya, papa niya. So, mga 10 lang talaga kami, mga kapatid. Sabi, paano mo masasabi na kasal yan? Pero alam niyo po, sabi ng papa ko, kasal yan kasi nandyan yung ikakasal. Ibig sabihin, langit yan kasi nandyan yung groom, which is si Jesus Christ, and us, the church, the bride, di ba? Masasabi natin na langit is langit more than anything else kapag nandyan ang ating Panginoon. Nakakatuwa po na isipin, no? Pero nakakalungkot kung tayo po ay hindi mapapalangit at hindi natin makakasama si Kristo. Ano pa? The experience suggests a degree of intimacy previously unknown. Alam niyo po yung sobrang intimate na relationship na hindi pa natin nai-experience even before, yung mararamdaman natin kapag nakita na po natin si Kristo ng mukhaan. Ang pangalan ng Panginoon ang nakatatak sa ating mga isipan, sa ating mga noo. This might be a poetic reference for us. Hindi naman, nalala ko yung kapatid ko nung kami ay bata pa. Kasi favorite namin na pinapakinggan yung mga last day events ng mga topic, no? Minsan nga nagkakatakutan pa kami. Hala, saan kaya tayo magtatago? O kaya naman, saan kaya ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So yung hindi kami excited kasi kinakabahan kami. Kasi yun yung parang tumanim sa isipan namin. Pero dadating pala yung panahon na marirealize mo na all things na experience mo dito sa mundo, kapag may Kristo ka, pag nandyan na siya, makita mo siya ng mukhaan, masasabi mo na, yes, this is the Lord. And yung tatak na sinasabi, hindi po siya literal na tatak, sabi ng kapatid ko. Magpatatak na din kaya ako, lalagyan niya ng pangalan doon, yung pangalan ni Jesus. Pero hindi po yun, mga kapatid, hindi siya literal na tatak. Kapag ang Panginoon ay laging nga sa ating isipan, sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating gagawin, doon po natin masasabi na meron tayong personal connection doon sa ating Panginoon. Kasi kung wala ka naman talagang personal connection doon sa Diyos, paano ka ma-excite na makita siya, di ba? Paano ka naman ma-excite na i-meet itong tao na to, i-meet yung Panginoon na to, kung ikaw naman mismo sa sarili mo, ay wala kang pagkakakilanlan sa ating Panginoon. So, yun po yung literal na selyo. Ngayon pa lang ay atin na pong itatatak sa ating mga isipan, bagaman maraming mga bagay ang makakapaghiwalay sa ating isipan sa araw-araw. Maraming bagay ang makakapag-distract sa atin na isipin na merong bagay na parating, merong lugar na parating para sa atin na hindi tayo magtatagal dito sa mundong to. Tayo ay palangit, di ba? Minsan nawawala sa isip natin yun eh, kaya hindi tayo na-excite sa pagdating ng ating Panginoon. At isa pa, balik tayo dun sa topic natin, hindi tayo magkakaroon ng victory sa lahat ng mga controversies na dumadating sa atin sa araw-araw, sa bawat minuto, sa bawat oras. Bakit? Alam niyo po kasi, kapag yung isip mo ay punong-puno ng worldly things, diba? Bayarin, ano pa, gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan, dapat maging ganito ako, dapat maging ganyan, diba? Yan, panayan na pasok sa isipan natin. Tapos, alam mo yung dapat mong gawin, kasi ikaw ay isang Kristiyano, alam mo kung saan mo dapat ifo-focus yung isipan mo. Ngayon ay nagkakaroon ng labanan, maliban na lang kung hindi mo nilalabanan, nagpapadala ka sa agos, di ba? Minsan gusto nating magpadala na lang sa agos para walang bumubulong-bulong sa isip na, ay mali yan. Dapat ganito ang gagawin mo, dapat ito ganyan, di ba? Kapag walang gano'n, walang controversy yung mangyayari kasi hindi natin ino-overcome yung ating mga sarili. Pero, yun na nga,
hindi tayo magkakaroon ng battle between good and evil in our minds kapag hindi natin alam yung mali at hindi rin natin alam yung tama. At sa mga oras na yon, gusto ng Panginoon na selyuhan natin yung ating mga isipan na siya lang at siya lang ang laman ng ating isip. Diba? Na ang Panginoon lang yung laman ng isipan natin na kung saan sa araw-araw pinipili natin siya. Yeah, lalo na sa mga kabataan, 'di ba? Gusto natin araw-araw tayong pinipili o kaya naman kahit sino naman, 'di ba? Gusto na pinipili. Ang sakit kaya ng hindi pinili. 'Di ba? Masakit 'yung hindi pinili. Pero 'yun yung gusto ng Panginoon na gawin natin sa araw-araw para mapanagumpayan natin 'yung everyday battle natin sa kasalanan. Para kapag dumating na yung opportunity, 'di ba? Dumating na yung pagkakataon. Ayan na, darating na siya. Masasabi mo sa sarili mo na I'm a faithful servant, 'di ba? Talagang masasabi din ng Panginoon sa'yo na good and faithful servant till the end. And you deserve this. At magagaling yun mismo sa ating Panginoon, di ba? Sarap, 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 sarap sa pakiramdam. At alam nyo mga kapatid, na before I end, hindi po ako masyado magsasalita ng mahaba, ano, para meron pa tayong discussion ng kaunti. So, sabi dito na yung dugo ni Kristo yung nagre-remind sa atin sa araw-araw na merong Panginoon na una nang nakipaglaban sa kasalanan. At gusto niya na tayo din ay ganoon, i-overcome natin yung kasalanan sa araw-araw. Piliin natin ang Panginoon sa araw-araw. At doon, hindi kasi masiselyuhan ng isang bagay kung hindi din nagpapaselyo. Ano? Parang, for example, ano bang pwede kong meron dito? Ayan. So, meron nakalagay dito na silka lotion. Kapag ito ay sinelyuhan, di ba, ibig sabihin, hindi pa nabubuksan, o kaya naman ito ay fragile, hindi pwedeng gamitin, nakasil lang siya para sa silka lotion lang siya, hindi siya pwedeng palitan ng kahit ano. Kasi naselyuhan na siya, nagkaroon na siya ng branding. So, nakalagay dito ay silka lotion. Hindi ito pwedeng maging alcohol, hindi rin ito pwedeng, hindi rin ito pwedeng maging shampoo, kasi lotion yung laman niya. So, ganun din sa atin mga kapatid. Ang tanging laman lang dapat ng ating isipan ay ang ating Panginoon. Wala nang iba. Kasi pag sinelyuhan niya na mali yung laman, di ba, no, o hindi yun yung laman, hindi natin masasabi na tama tayo para sa selyong yun. At hindi rin tayo masaselyuhan ng ating Panginoon. More than anything else, mga kapatid, ano nga yung verse natin? Matatagpuan ko sa Revelation 22 verse 4. Ano pong sabi? Sabi po dito, they will see His face. Ayan. And His name will be on their forehead. Lagi po nating itatatak na sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating gagawin, ay ang Panginoon lamang ang dapat na gumagawa para sa atin. Gusto ko lang pong i-share yung aming success story nung kami po ay nag-board exam. Alam niyo mga kapatid, minsan may nakikita tayo sa future natin na tayo lang yung nakakakita. Pero hindi yun yung panukala ng Panginoon, di ba? At nung time po na kami po ay nagre-review, ay ako po ay may trabaho. Tapos meron akong dalawang choir. Tapos meron po akong ensemble. Tapos marami po akong mga additional matters para sa church. Tapos, nung kami po ay nagre-review, kasagsagan nung pagputok ba yun ng Bulkang Taal. Prior to that year, 2019. Opo, more than 2019. Ano pala, bago pa pala pumutok yung Bulkan. So, nung time na yon, may mga kasama kami na
hindi, kumbaga kami lang naman yung Adventist dun sa batch namin. Tapos may mga naka-close kami na teachers din. Tapos sabi nila, ma'am, papasok kayo nung Saturday. Sabi, ay, hindi po talaga kami papasok. Eh, Saturday and Sunday lang yung aming review. Tapos sabi namin, ay, okay lang po, may ano lang kami mag-self-review na lang. Sabi nila, hindi naman ba sayang yung inyong in-exam? Hindi naman ba sayang yung ganito, yung ganito? Sabi ko, hindi, mas priority po kasi namin yung worship. Then, every time na nagkakaroon kami ng parang discussion sa group chat, share namin yung Word of God. And time flies, hindi kami natuloy ng exam. Tapos parang nawala na yung focus again. And then I keep in touch to them. Sabi ko, kamusta na kayo? Ganyan. Sila daw ay ganito, na-troubled kasi affected sila ng COVID, ganyan-ganyan. So naging ministry pa namin yung COVID-19 kasi we reach out to them. And nilaksan ko din yung loob ko na ipag-pray sila. Then, ito na, lumabas na yung exam. Bago pala yun, ang dapat na i-apply namin is for NCR. Hindi kami natuloy sa NCR. Kahit anong pilit namin na mag-NCR, hindi kami natutuloy sa NCR. So, we move to Baguio kasi yun na lang yung available na testing area. So, sabi ko, sige, Baguio na lang kahit malayo. Then, after po nun, nung nagka-COVID na, mas humigpit pa si Baguio. Sabi ko, Lord, ano kaya ang plano mo? So, pinupush ko po ulit na mag-NCR kasi baka sa NCR, mas lumuwag. Alam niyo mga kapatid, binuntahan ko pa, tinawagan ko pa, tapos binalik-balikan ko pa sa PRC. Hindi talaga na-move yung place, hindi kami napalitan. So, doon pa rin kami sa Baguio. Tapos, yung pala, Baguio lang po yung nag-allow na mag-take ng exam. Bakit ko po nasabi? Kasi ang Panginoon lang po talaga yung nakakakita ng ating future. At yung Panginoon lang po talaga yung magbibigay sa atin ng breakthrough sa lahat po ng mga nararanasan natin. At kapag ang Panginoon po yung lagi nating iniisip, more than anything else, kapag sinabi niya, gagawin niya. Kapag lumabas na yan sa bibig ng ating Panginoon na ABC, ask, believe, and claim, ipapakita yan sa atin ng Panginoon. At doon natin ma-appreciate na sa kanyang pagdating, sa bawat galaw natin, nakikita natin yung paggalaw ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya yung pagdating niya, di ba, na-appreciate mo na yung maliliit na bagay na ginawa ng Panginoon para sa'yo. How much more yung pagdating niya, imimit ka na niya, at nadating na yung panahon na eto na, this is it. Makikita mo na yung first love mo o yung unang nagmahal sa'yo at yung unang nagmalasakit sa'yo at unang pumili sa'yo. Kaya mga kapatid, ingatan po natin ang selyo na gustong ipagkaloob sa atin ng Panginoon dito sa ating isipan. Cleansing ng ating isipan, mga kapatid. Yun lang po ang tangi natin magagawa para sa araw-araw makikita natin ng Panginoon. At sa kanyang pagdating, more than excited ang mangyayari po sa atin. So magandang umaga po muli sa ating lahat at nawa po ay meron po tayo na pulot sa ating pong devotional ngayong umaga. Yan lang po at maraming salamat. Yan. Hello po. Salamat na Sir Loisan. Napakasigla pa rin. Wala po. Kapupas. Kupas. Sir Loisan, salamat po sa magandang mensahe na ispar po ako doon sa Sir Loisan. At napakahalaga nga naman na pumili. At saka pipili na tayo ngayong umaga kung sino ang magre-reflection. Ang magre-reflection doon siguro. Si Ate Weng. Ate Weng. Talagang nabuelo pa si Ate Emma eh. Si Ate Weng muna. Okay. Thank you po, Ma'am Eloisa, sa inyo pong pagtalakay po ng ating pong morning devotional. So, blessed po ako sa mga karanasan nyo. Ano po? Karanasan nyo, nakasama nyo po ang ating Panginoon sapagkat naroon po sa dulo ang inyong tagumpay. Amen po. So, ang reflection ko po dito po sa ating pong morning devotional, isa rin po ako sa
na-bless, ano po, dahil nakita ko po kung paano po talaga gumawa ang Panginoon po sa amin pong buhay. Alam po natin na marami pong mga pagsubok na dumarating sa atin na hindi po, ang mga anak ng Diyos ay hindi po siya exempted sa mga pagsubok sa buhay. Minsan nga po, malalaman nyo, mararamdaman nyo na malapit naman ako sa Panginoon. Ah. Lahat naman ng ginagawa ko, ah. Lahat naman ng nagsisilbi ako, whatever na alam nyo na tama, ginagawa nyo. Pero bakit may mga pagsubok? Minsan pa nga po, mas matindi pang pagsubok. Naranasan nyo na po ba yung pagsubok na parang araw-araw? Dagdag ng dagdag na pagsubok? Na parang, ano ba yan? Di pa nga tapos tong isa. Meron na namang isa. Tapos sunod-sunod na parang lalo kang napapadiin, na lalo kang babagsak. Ganun po. Ano. So, ang naranasan ko po yun talaga, ang Panginoon po pa talaga, pag talagang totally lost ka, totally nawala ka na talagang malalapitan, dyan mo po pala talaga mararamdaman ang kamay ng Panginoon. Iiyak ka talaga, iiyak ka ng ano, wala kang malapitan. Minsan mga tao, lalapitan mo, imbis na tutulungan ka, imbis na papayuhan ka, may payo nga pero may kasamang sermon. Matatanggap mo ba yung pinapayuhan ka pero yung para kang dinidildildil, dinidikdik ka? Kasi, eh kasi ikaw, ganito kasi ginawa mo. Parang yung sinasabi mo, humihingi lang ako ng payo, bakit ginaganito ako? So, nakakalungkot pag yung gano'n, ano, humihingi ka ng payo para ma-enhance ka o kaya ma-ibsan ang iyong nararamdaman. Pero gano'n nga. Pero iba talaga sa Panginoon eh. Iba talaga pag lumapit ka sa Panginoon. 100% lilinisin niya ang buong mong pagkatao. Unang-una, isipan mo, ang puso mo, magaang ang iyong pakiramdam pag ikasama mo ang Panginoon. Sa mga pagsubok po ng ating pong buhay, normal po yan. Kasi pag wala pong pagsubok, hindi po natin mararamdaman ang ating Panginoon. May time po na wala tayong pagsubok, parang normal lang po sa atin ang buhay. Parang minsan nakakalimot po tayong tumawag sa ating Panginoon. Pero pag matagtad ng pagsubok, puro Lord, Lord, Lord. Yan po, lumalapit ng ganun. Ang akin pong panawagan po sa atin, sa bawat isa, lalo tigit sa akin, na talaga pong huwag tayong makakalimot sa Panginoon. Dahil ang pagsubok ay isang daan po na nagpapatunay kung gaano tayo kalapit sa Panginoon, kung gaano natin kakilala ang Panginoon na siya ang gagawa sa ating buhay. Kaya nga po sabi, pag may mga nangyayari sa iyong buhay, tumingin ka lang po sa Panginoon. Dahil walang ibang tutulong sa iyo, kundi ang Panginoon na siya ang nagbigay sa atin ng buhay at ng kalakasan. Kaya nga po ang sabi po sa Psalms 23:1, diba? Sabi po, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. So mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo po talaga ay nanlulumo, may mga problema kayo, hindi nyo na alam po kung ano po ang gagawin nyo, isa lang po ang daan. Ang daan po ay lumapit po tayong lahat sa Panginoon, dahil tuna nga po na siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Patuloy lang po tayong magpipray at ang tagumpay ay nasa kanya lang. Ang sarap na magtatagumpay ka, makakarating ka sa bayan ng kanyang binigay sa bawat isa sa atin. Maging tapat lang po tayo sa lahat po ng bagay. Maraming salamat po and good morning po ulit. Yon, salamat po si Sir Weng. Napakaganda na naman na unang reflection na ako narinig sa inyo at Weng from Japan. Okay. Ngayon po ay bigyan po natin ang pagkakataon na si makapagsalita si Sister Emma para sa kanyang reflection. Okay. Wait for a while. Hindi ako pwede ngayon. Okay. Ako po ay habang nagsasalita si Sister Eloisa, sa inyo pong mga reflection, kagaya din ni Sister Weng, kung sa mga pagsubok ay ako rin po ay bugbog sarado dyan. Pero, gaya na po na sabi ninyo, ang Panginoon kapag kakasama mo, anumang mga pagsubok ang dumating sa buhay mo, ikay magiging matibay. Kaya mong harapin ang lahat ng laban, basta't ang Panginoon ang kasama mo sa araw-araw. At ngayon po, ang reflection ko po
sa ating isang buwan na ating pag-aaral dito sa morning devotional. Sabi nga po sa Deuteronomy 4:29, "But if you will seek the Lord your God with all your heart and your soul, you will find Him." Gaya nga po sabi lagi ng ating naririnig, ating hanapin ang Panginoon sa ating buhay habang ating matatagpuan. Dahil pagka po natagpuan natin ang Panginoon at narinig natin ang boses niya, huwag po tayong magmatigas ang ating puso. Atin po siyang papasukin. At sabi po doon sa Luke 10:27, "Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind." At Sister Emma, nawala po ang sound nyo. Sister Emma, aw, nakamute, wala pong sound. Namatay po bigla. Yan. At mahalin po natin ang buong nating pag-iisip. Dahil anuman pong laban ng ating buhay, tayo'y magtatagumpay kung ating pong kasama ang Panginoon. At ang sabi nga po ni Sister Weng doon sa Psalms 23:1, "Panginoon ang ating pastol, hindi tayo mangangailangan." At sabi doon po sa Psalms 23 sa mga huling bahagi ng kapitulo, ang sabi po doon ay, "Though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. They rod and they staff, they comfort me. Though I walk through..." Yeah, sabi nga pong ganun. And then ang sabi niya, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Gaya po ng sabi ni Sister Eloisa, ang sarap makarating sa langit na makakasama natin ang Panginoon. Ayaw na natin dito sa lupa dahil dito'y puro lungkot, hirap, sakit at problema. Kaya ang naisin natin mga kapatid, napakarami na nang ipinabinahagi sa atin sa loob ng pag-aaral natin lagi sa morning devotional. Ang kailangan na lang ay tayo'y magtumibay, dalahin natin ang sandata, ang pananampalataya natin sa Panginoon. Ano man pong laban, tayo ay magtatagumpay. At sabi nga po ay victory in great controversy. Ano man pong laban, masarap ang magtagumpay. Di po ba? Yun po ang aking reflection ngayong umaga. Salamat, Sister Emma, sa magandang... Magtagumpay na kasama ang Panginoon. Wow! May bahagol ang tagumpay kasama ang Panginoon. The best! Salamat, Sister Emma. Kay narinig niyo ko, no? Si Ate May, narinig niyo. Okay. May ogong po sa akin, may audio dito. Na dito ako sa Silang Cavite. Talagang bumiyahe pa kahapon. Medyo malayo din po ito sa Maragondon, Cavite. Parang karating ka na rin ng Manila o bibiyahe ka. Yan. Kung pa man, ay salamat sa Sir Loisa. Nakita po namin yung point doon. Pagpili, mahirap pa. Mahirap na pag hindi ka napili, no? Mahirap pala pag hindi ka napili. Talaga, hindi ko alam kung yun yung hugot mo, ano, o nagpaparamdam. Nagpaparamdam. Kaya nabuhay, kanina kasi, medyo bagong gising ako eh. Iba kasi pag ibang pagbagong gising ka eh. Iba yung nararamdaman, parang may gusto kang, parang yung iyong isip at saka yung biwag medyo ano pa, hindi pa siya nag-work. But I understand now na naunawaan ko na yung tayong pinili ng ating Panginoon, great controversy na sinasabi dito sa ating mind to mind, ating utak, ay ang ating iniisip dapat ay ikaluluhati ng ating Panginoon. At ang maganda dito, Sister Eloisa, yung sinabi mo dito na yung pagdating natin sa atin sa langit, sama-sama talaga tayo, yung masaya tayo na ang ating Panginoon talaga yung ating makakasama. At yung nakaraan nga, may nag-i-invite sa akin uminom. Yung alam niyo yung pag naglalakad ka, pagkatapos, tagay kapre. Ano kapre? Isip-isip ano kapre? Tagay kapre. Isip-isip ano kapre? Sabi ko,
Ang lalaking tao, alam niyo yung mga ganun tao, yung mga malaki ang katawan, pagkatapos parang kinakabahan ako, Sister Wayne. Parang pag ako ay hindi tumagay, talagang pupukuhin ka talaga ng bote. Ang laki. Ininaranasan ko yan. Kahit, alam niyo ba kahit nasa Panginoon ka, talagang susubukin ka. Alam ka niya nag-aaral ng Biblia. Alam ko nasa harapan lang ng simbahan, yayain ka. Alam mo na nagpapastor ka, alam na lang iyayay ka, Sister Eloisa. Sabi ko, ano kayang magandang technique dito para makalis ako? Nahirap tumakbo yung gula eh. Baka sabihin naman ano eh, iba yung technique, baka ano ganun mo yung bakla o tumakbo kung ano agad. Ano bang yung lingkod ng Panginoon? Kasi kilala ka eh, naman yung nangaral ka. At ang ano dito ay, alam nyo ang nagawa ko? Sabi ko, ayun o, kumapagalitan ako. Para natahimik sila. Ayun o, ano langit. wala akong ibang masabi kasi ayoko silang masaktan. Baka may masabi ako, hindi ako nagiinom. Baka ano yung parang yung dating ko mga time na yun. Bakit ganun? Na, yung parang akala mo ikaw ay yung ikaw ay tinatawag kampanting-kampanting ka na nasa Panginoon. Pero pag nandun yung pagsubok, para ganamang ano ba yan? Doon mo na magagamit yung karunungan ng Panginoon, Sister Eloisa at Wayne. Doon mo na magagamit yung kanyang karunungan. Sister Emma, pasok natin. Ang nakita ko lang po dito talaga na yung grace ng ating Panginoon ay yung grace ng ating Panginoon winawasak si Satanas. At yung biyaya talaga, yung Kristo ang siyang mag-aalis ng ating mga kasalanan. Siya ang papawi ng ating kasalanan. Every day, dapat ha, dapat nga, every minute, every time, na humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Yan si Sir Eliza, yan po ay busy. Ako'y natutuwa dyan. Yan ay busy. Marami yung, alam niyo, napaka-active niya sa ministry. Parang mahirap, pag yan inalok mo, ang hirap, yan ay ano ba, kumbaga ay, hindi yan tatanggi eh. I-schedule niya lang, i-analyze niya. Kumbaga, nandun talaga siya eh. Yan kasi, alam mong busy talaga yan. Alam mong ginawa ko. In-invite ko yung maging speaker dito, pero alam kong busy siya. Pero natutuwa ako sa kanya, yung ano niya eh. Yung dedicated niya, yung pag sinabi mo, pupunta talaga siya. Yan, pupunta. Oo, wala nang explain. Pagdating sa kanya. Medyo, praise the Lord. Na naging bahagi siya ng Hope and Love Family na Sister Emma, Sister Wayne, na pagdating ng ating Panginoon, meron tayong kapayapaan at meron tayong kalungkutan, meron tayong nararanasan sa mundo ito, ay nariyan ng Diyos. Maaari mag-iisip tayo na tumigil na lang tayo sa paglilingkod kasi nakakaranas tayo ng pagsubok. Yeah. Mas parehas lang po yun pag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, may pagsubok pa rin. Hindi, maglilingkod ka na lang. Same lang yun. Yung alam mo, hindi ka na nalalangin. Lagi, pag iba, naboboring. Lagi doon na nalalangin kung ano-ano, nakokornihan na sila. E di, huwag ka kumain ng kanin. Puro kanin din ang kinakain mo. Sa Panginoon yan. Sa biyaya yun ng ating Panginoon. Kaya, punta na tayo kasi si Ma'am Eloisa, medyo ano eh, medyo makakaramdam na naman ako lang ano eh. Talagang whole spirit talaga, kailangan talaga yan, punta mo na tayo kahit talagang gusto kong may sabihin, pero mas maganda siguro ang sasabihin si Eloisa, ni Ma'am Eloisa. And alam niyo po na, di ba nabanggit ko po kanina na hindi po magiging langit ang langit kung wala si Kristo. Di ba po? Kasi kung makita mo nga siya, mas wala kang relasyon sa kanya, parang wala lang. Diba? Kunwari, makita ko po si Pastor Joseph. Tapos sabi ko, eh sino ba to? Hindi ko naman to kilala. Diba? Parang wala naman kaming pinagsamahan or wala naman kaming pagkakakilanlan sa isa't isa. So, ba't ako maka-exact makita siya, diba? Okay naman. Ito be happy na nandun si pastor, di ba? Kasi hindi ko naman siya kilala. Wala naman kaming relationship. So, ang gusto ko pong imin dito, mga kapatid, no? Hindi po tayo magiging excited makita. Or yung sa second coming, mga kapatid, kasi wala naman tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. At isa pa na gusto ko pong i-emphasize dito. Yes, masarap pumunta sa langit.
pero mahirap mag-isa. Di ba, mga kapatid? Mahirap mag-isa. Lalo na kapag lingon mo. Ako lang. Di ba? Magpabaksin ka nga lang, gusto mo may kasama ka, mapunta ka pa kaya sa langit, di ba? Samahan mo ko kasi natakot ako magpabaksin. Di ba, may mga ganun feeling. O kaya naman, CR ka lang, o magsa-shopping ka lang, o mamamalengke ka lang. Minsan talaga gusto mo may kasama. How much more kapag langit na yung pinag-uusapan natin dito, mga kapatid? At makikita mo mismo si Kristo. Di ba, ang sarap na kasama mo yung family mo. Di ba? It will not be a house. Diba? It will just be a house, not a home, without God. Diba? Kapag kasi home yung pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. May love, may Diyos, may, alam mo yun, may personal relationship sa family. Hindi magiging bahay lang talaga siya. Hindi ma-excite ni si nanay, si tatay, hindi ma-excite na mag-stay at home ang bawat isa. Kung wala doon si Kristo. Kasi kapag wala si Kristo, walang love. Hindi mo makikita si Kristo in any angle sa bahay. Yun nga yung topic ko nung last time na na-invite ako mag-speak. Wala po tayong magagawa sa kung ano mang meron tayong family ngayon, mga kapatid. Alam ko yung struggle nyo, isang malaking portion ng struggle natin ay ang ating pamilya. Sa mga nakikinig sa akin, alam ko meron din po kayong struggle personally sa family ninyo, sa asawa, sa mga anak, or whatsoever man. Alam niyo po, it will be a home. Yan, magiging langit ang ating mga tahanan kung nandun si Kristo. Maliit man, malaki, mayaman ka man, mahirap ka man, mag-isa ka man, masasabi mong bahay yan kasi alam mo, nandun si Kristo, kasama mo. At the very important thing po doon, mga kapatid, uulitin ko lang, is yung ating personal relationship sa ating Panginoon. Araw-araw, numingot po, pipiliin natin po. Bakit kasi nasabi pipiliin? Wala lang, kasi yun yung word ng mga millennial ngayon. I mean po kasi yung pagpili, ano yan eh, kasama yan sa araw-araw, sa numingot po ng buhay natin. Biruin mo, babango ka lang, pipiliin mo pa kung tatayo ka, or mananatili kang gising sa bed, di ba? Yun pa lang, kanina mga kapatid, gising na ako ng mga alas 5, pero sabi ko, babangon ba ako o hindi? Kasi parang magang-maga nga yung mata ko, mga kapatid, di ako nakatulog ng maayos. So parang sabi ko, bangon na ba ako o hindi? Kumaya na lang. Hanggang sabi ko, hala, parang ano na ha, ilang oras na lang, di ba? Nasa pagpili natin ang sagot. So, kung natin mga kapatid, analyze natin, yung pagpili natin, doon natin unti-unting pinapuzzle out sa ating isipan na, ay, hindi pala ako to, di ba? Ay, yung pagpili ko ay, minsan kinoconsider, hindi natin nakoconsider ang Panginoon sa mga pagpili natin. Kaya minsan, sabi nga sa Itbulaga, quick, 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 di ba? Nagiging quick, quick yung mga, decision natin sa buhay. Mga kapatid, nagiging kwek-kwek kasi wala talaga kasi hindi natin sinasama yung ating Panginoon. At by that, pag sinasama mo kasi siya sa plano, di ba sa mag-asawa, pag hindi mo sinama yung asawa mo, mga asawang babae, di ba? Pag hindi tayo sinama ng asawa natin sa pagpili, anong gagawin natin? Bakit hindi mo? Pag hindi mo sinabi sa akin na bibili ka pala ng ganyan, bakit nag-order ka niyan, di ba? Naging asawa mo pa ako kung hindi mo naman sinasabi. Diba? May mga ganong issue. Diba? Pero kapag sinasama natin palagi yung ating mga asawa sa pagpili, ano napipin nila? Or even the parents, diba? Diba? Ma, pa, mag-aasawa na po ako. Pwede ka naman mag-asawa lang na hindi nila alam. O kaya naman, pwede ka naman bumili ng hindi nila alam. Pero mas magiging intimate yung relationship mo kapag lagi mo siyang sinasama sa mga decision mo sa araw-araw. Maging maliit o malaking decision sa buhay natin kapag sinasama natin ng Panginoon. Nai-inculcate kasi sa isip natin na, ay, it's not about me na pala. Kasi may in a relationship na pala ako with the Lord. Diba? Kasi hindi ka na magde-decide para sa sarili mo lang yun. Ay, mga pala. Diba? Ay, may, lalo na sa mga naging mami na dyan, dati puro lipstick na binibili, di ba? Puro pang makeup, pang paganda. Pero kapag nagka-anak na, di ba, kinoconsider natin yung mga anak natin. How much more kung
kinukonsider din natin ng Panginoon. Kaya, time will come, we're almost in the end of this time. Hindi na tayo pabalik eh. Kung kumbaga, we see everything first hand. Ay, ito na pala. So, nasa sa atin na lang po mga kapatid, kung magiging excited tayo every day as we choose God every day. So, yun lang po. Yun lang naman po yung aking mga. Ganda naman ang mensahe ng ating Panginoon. Ganda lang ang mensahe. Okay, salamat Sister Eloisa. Ngayon, Sister Eloisa, Sister Emma, Sister Weng, dako po tayo sa ating mga reflection ng ating mga viewers. Magpapahuli po na naman ang ating mga viewers. Hindi yan magpapahuli. Maribag tayo lang may reflection. Yan. Galing po kay Iris Ramillo. Mapagpalang umaga po sa lahat. Thank you Lord for another wonderful morning. Ang pagpapala at pag-iingat nawa ng Panginoon ang siyang ating maranasan sa buong maghapon. Good morning po, Ate Irish. Tingnan naman po natin dito. Si Sir Wayne, pasuyo po nito, pabasa kay Sir Noemi. Okay. Ang sabi po ng ating pong kapatid na si Ma'am Noemi, good morning po sa inyong lahat, Hope and Love Team. At gayon din po sa lahat ng mga viewers. Salamat po sa ating mahal na Diyos at muli niya tayong tinipon sa umagang ito. Praise God. Praise God. Praise po. God. Thank you po, Ma'am Noemi. Sister Eloisa, galing kay Maricel Soriano Pascua. Ayan. So, hello po, Ma'am Maricel. So, sabi niya, lasang magsasaysay sa iyo ng mga salita. Ayan. At ikaliligtas mo at ikaw sa buong sambahayan mo, totoo po yan. According to Acts 11:14, purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon na naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang dinhi ay pagiging makapangyarihan sa lupa, ang kanyang lahi na matulit ay pagiging mapalad. Paginhawahan at kayamanan ay nasa kanyang bahay at ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailan. Sa makatubid ay bumabangon ang liwanag at kadidig. Ito po ay tingin ko para sa family. Totoo po yung sinabi niya. Kapag yung family po ay hinili si Cristo, lahat ng nabanggit ko. Thank you, Ate Maricel, sa inyong reflection. Dako lang po tayo from Korean. Sister Emma. At ito naman po ang sabi ni Sister Saida. Happy blessed morning to all. Happy missionary anniversary. Hope and love. More years to serve mankind and our Lord Jesus Christ. Amen. Salamat po, Ma'am Saida. Tayo pong lahat yan. Amen. Sir Emma, pabasa ulit. At ito naman po ang sabi ni Sister Nora Carpio. Happy anniversary, Hope and Love. Thank you and God bless your ministry. Happy anniversary din po. Kasama po kayo dito sa ating Hope and Love. Amen. Morning at yan, galing po kay Heidi De Leon. Thank you, Lord, for a new day and new hope. Happy, blessed morning, everyone. Good morning po, Sir Heidi. Ma'am Heidi. Yan nga tayo dito sa kababa. Talaga naman, magbigay po kayo ng mga reflection nyo, mga kapatid. Yan. Sir Eliza, meron po ditong nice iparating si Cantor and Lena sa kanyang reflection. Hindi po. According to galing kay Cantil, Mang Hanoy and Lina, magandang umaga po ng mga umaga po ng mga host ng Hope and Love Morning Devotion Media Ministry. Good morning din po sa speakers, po sa Sarino. Ayan, lalo na sa sa mga taga Quezon. Hello po, good morning. Good morning po. Ayan. Galing naman po kay Chris Salergio, nanonood po sa atin at nakikinig ng Hope and Love Devotional. Magpapalang umaga po sa inyong lahat. God bless sa ating lahat. Salamat po sa inyong paalala. God bless sa ating lahat. At yan. Sir Wayne, galing naman po kay Magdalena de las Salas. Okay. Sabi po ng aming kapatid na si ating Magdalene, tama po, Ma'am Eloisa. Masaya tayo pagka kasama natin ang ating mga pamilya. Pero
mas masaya kung lagi ang nasa isip natin ay ang Panginoon at laging kasama natin. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, masaya man tayo o malungkot. Tama po, Ate Daling. Hello po sa inyo, Ate Daling. God bless po. Amen. Yan. Batiin muna natin si Sir Presi Mercado from California. Good morning po dyan. Ay, hello po, Sir Presi. Yan, California. Hapon. Good morning. Hindi, hapon. Gandang hapon. Maayang hapon. California din niya si Sir Eloisa, si Sir Mama Emma, kasama natin ngayon from California. Hello. Ang English-English dyan yan. Okay, sabi naman ni Michael Arseneque. Arseneque. Thank you po sa mga napakagandang pagtalakay. Dami ko pong natutunan. At purihin ang Panginoon Jesus na ating tagapagligtas. Amen. Amen. So, well. Okay, sabi po ng ating kapatid na si Chris Celerio. Pati na rin ang prayer request to. Prayer request? Prayer request. Nakalagay na po dito sa ating private chat, Pastor. Next po. Okay, ang sabi po ni Sister Maureen, magandang umaga po. Prayer request din po ito. Asama daw ang prayer request niya na sa kanyang pamilya at sa kanyang hanap buhay. Nakalagay na po. Nakatala na po sa ating pagpipray. Yes, Sir Emma. Galing at sabi Maureen naman po ni Sister Maricel, at iyong ingatan ang kaniyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito upang ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo at upang iyong mapalaon ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupain yaon na ibinigay sa iyo magpakailanman ng Panginoon mong Diyos. Dito po ay nasa Deuteronomio 440. Kasamahan po yun ang aking kaninang dinas. Mga kapatid na Maricel, salamat po sa inyong ibinahagi at refleksyon ngayong umaga. Yan, batiin din po natin si Nisa Maso Apostol. Good morning everyone sa Sister Nisa Maso Apostol. Salamat po sa inyong pakikinig sa morning devotion. Sister Eloisa from Lenny Cantagena. Good morning, a good and cheerful morning. Thank you, dear God, and all for the devotion which gave us an assurance that we will be victorious in battle. As long as we are under the banner and with Satan. Thank you so much. Sir Wayne. Okay, sabi po ng ating kapatid na si Sister Adin. Good morning. Thank you po sa napakandang mensahe para sa ating buhay, Kristiyano. God bless. God bless din po, Ma'am Aiden. Thank you po. Yan, galing kay Pastor Forto. Binawian tayo. Purkit wala. Nagbigay ng marami. Pinaklugan pa ang dalawang kasamang host na babae. Yan, sabi niya na ni Priska. Ibisilip na lang kami. Basahin natin yung kanyang reflection para makabawi din siya sa atin. Praise God for the message this morning. This tell us of sure victory. This song will inspire us that faith is the victory to come along the hills. Like, parang kanta to ah. Kung mapakantahin mo sa world, ayaw ko. Faith is the victory. So, El, Sir Wayne. Hindi ko po alam yan. Baka si Ate Emma po. Baka si Ate Eloisa. Ito yung kanta sa South Central Luzon. Conference pag yata sa umpisa. Ayan, sa si Ma'am Eloisa po. Happy victory. And end up along the hills of the Christian soldiers die. And press the battle here when you press the battle. Yan, tama naman pa yung kinakanta niya. Chorus kasi yung kinakanta nila, ma'am. Kaya yun. Praise the fool in bells below, let all your strength be heard. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world.
Thank you, Pastor Roberto. Dapat kayong kumanta niyan. Ang ganda po, no? Ganda ng talagang bumawi talaga ito si Pastor Roberto sa atin. At pinakanta pa tayo lahat, pati ako, bigla. Babawi yan pagbalik. Yeah, babawi yan. Galing naman kay Nora Carpio, sabi dyan, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Papasahin na natin yung puting na hap, Mr. Wisa. Sabi dyan, ano ba kapag nag-worship, Pastor? Lagi talaga siya, kapag may narinig siya kumakanta, lumalapit. Kasi worship ano time po natin. So ayan, basahin natin. So sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lead not unto your own understanding and all your ways Acknowledge. Amen. Mata kasi si Ma'am kanina, kaya lumapit. Worship na daw. So, Emma, galing kay Elsie. Ang sabi naman po ni Sister Elsie, kaya nga na manatili tayo sa Panginoon para pagdating niya ay makamit din ang buhay na walang hanggan. Makamit po natin na yan. Kung tayo ay mananatili, sabi nga po niya, ay manatili tayo sa Panginoon. Para pagdating ng Panginoon ay tayo ay karapat-dapat na lahat. Amen. Thank you po, Sister Elsie. Ang galing po kay Kuya Lito Mandalo. Sabi niya dyan, kung hindi ka na makatiis sa hirap na suson-suson. Kanta yan, Pastor. Kanta po yan. Akala ko ibabalita ako. Si Ted Pailon to eh. Comment. Oh, si Sister, ano ang kumanta niyan? Kung di ka na... Hello, Sister Weng. Oh, sige. Oh, sige, try ko. Kung di ka na makatiis sa hirap na suson-suson, mata'y titik sa langit, ang bithing ligaya'y naroon. Hintay, maghintay kang mataman, hintay, huwag nang mag-alinlangan. Huwag, huwag, huwag kainipan. Yeah. Thank you. Amen. Meron pong magaling kumanta niyan, Brother Jos, Pastor Joseph, si Ate Lucy. Isasama natin yan one time dito. Yung yeah, nabigyan po. Yes. Hello, Ate Lucy. I know you're watching. Ay, bumawi din si Melito. Sinaraduhan din kayo. Dahil hindi kayo makita. Okay, sabi naman po ito ng sweetheart ni Sister Weng. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you. As though some strange things happened unto you, kundi kayo'y mga gagalak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Amen. Upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman, ay magagalak kayo ng malabis na galak, but rejoice in as much. Rejoice! Thank you, Sister Wisa, galing uli kay Lenny Caldergena. Kasi nakasipag ang iba yung mic natin. Ayan. Sabi dito, share ko lang po ang pagsubok dito sa mundo kung saan narito ang tunggalian ng mabuti at masama. Ay isang paraan ng ating pagsasanay ng mind conditioning. Si Pablo. With God, 24/7 is the best practice that we can achieve. Heaven will never be the same without walking with Jesus every day. Pag sinasanay kasi natin yung mind natin every day, yun yung magiging mag-respond tayo. Totoo po yan, mind condition. Galing na po kay Kuya Joel Galaw. Thanks for the message and to the speaker. And from Sandy Santos, face to face shall I behold him for beyond. Oh, katahin mo daw yan. Kantay ulit.
Salamat po. Talagang napangibig ako doon. Ang maganda mo ganun ng musical concept, ano? Isang at testimony tapos kanta. At ang ginagawa nila sa atin. Sister Eliza, Sister Eliza, oh. May binabalak po yan sa, dito sa ating program ng Hope and Love. Eh. Talaga namang, talaga busy pa siya, pero nagbabalak siya kumuha ng program. Sabi dyan siya, Limatic, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Jeremiah chapter 17:7. Maring doon na po tayo. Eh, meron ba? Ayan. Good morning, Hope and Love family. Happy one year anniversary. God bless us all. Si Eliza, nakikita niyo po yung ating, ano, yung ating mga pre-request sa private chat. Apo, apo. Yan, tayo po idadako na sa ating panalangin para tayo ay ang mauna po sa ating panalangin ay si Sister Eliza. Salamat po sa mga nagbigay ng reflection. Talaga kami napasaya at napatawa at hindi lang napatawa, napakanta pa. Oo ba? So, dako na po tayo sa ating mga prayer request. Sa akin pong iniimbitahan ang lahat na tayo po ay samandaling manalangin. Ito manalangin. Ang mabanal na mga panyarihan sa lahat. Salamat, salamat, Panginoon. Umadag ito na pinagalit ko sa amin. Una-una sa pag-usin sa amin. So, sa ito, upang magbalik ng pag-uwi, pagkasalamat sa amin. And thank you so much, dear Lord, for reminding us that this world is not our home. We're just passing through. At meron po kayong lugar na inihanda para sa amin. At ito po ay hindi matatawag na langit kung wala kayo dito, Panginoon. At salamat sa pagre-remind sa amin na kayo po ang dapat piliin namin sa araw-araw. At maraming reflection po ang inyo pong narinig, Panginoon. Ang aming tanging dalangin ay ito po ay tumimo sa aming puso't isipan na kapag ito po ay kakailanganin namin upang maging pananggalang sa mga trials and temptation sa magiging maghapon namin o isang linggo namin, Panginoon, ay ito po ay magagamit namin at mapapatibay kami. Sa mga oras sa ito, Panginoon, naisin po namin dalangin sa inyo ang mga nasasabing mga pangalan. Amin po ang pinagpapanalangin si Sister Josie Flores, si Lynn Nali Lizelle Flores, Julio Kenneth Hernandez, Kanapate, Irish, sorry po, Noemi and Hedy Canapate na meron pong mga sakit, Panginoon, akin pong silang idinadalangin. Hipuin niyo po ang kanilang mga katawan na napapagal at nagkasakit, Panginoon. At napapanumbalikin ang kanila pong isipan, pangangatawan, at ganoon din, Panginoon, kanilang spiritual ay lalo pang magtumibay sa kanila pong pananampalataya. Samahan sila, Panginoon, sa mga oras na ito at patuloy na i-comfort ang kanilang mga pamilya at ang ganun din sila, Panginoon, na makita pa rin nila sa kabila ng kanilang mga nararamdaman ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong kadakilaan at ang inyo pong pag-ibig sa kanila. Ganun din po, Panginoon, akin din po ang dinadalangin. Si Brother Nelson Ganola, Jonathan Flores, Suzette Elope, at Lovell Capuno and Sister Rylene na mga naoperahan, Panginoon, ay amin na po ang itinatalaga sa inyo ang kanilang pong fast recovery. Panumbalikin, Panginoon, ang kanilang mga kalakasan upang patuloy na makapaglingkod sa inyo. Ganun din, akin pong din ipinapanalangin ang si Irish at si Clyde Hernandez sa kanila pong licensure exam. Ganun din po, Panginoon, si Sister Ruth Mengketo na nag-undergo ng Bible study. At ganun din po, Panginoon, akin din po inadalangin si Sister Emma, Sister Weng, ganun din po si Pastor. Ganun din po ang mga nangunguna sa Hope and Love, Panginoon, at ang aming pong mga viewers.
Panginoon, samahan niyo po sila sa maghapon, pagpalain niyo po sila at inyo pong pakaingatan. Ganoon din po ang inyo pong lingkod na sa lahat ng gagawin ng aming mga kamay, iisipin, sasalitain. Nawa po Panginoon, piliin po namin kayo sa simula sa maliliit hanggang sa malaking desisyon na aming pong gagawin sa maghapon. At nawa po Panginoon, ang araw na ito ay magsilbing stepping stone namin papalapit sa inyo. At ganun pa man, Panginoon, nawa po ay ma-exalt kami sa araw-araw at kami po ay maging focus na ang mga bagay sa lupang ito ay will soon to pass. At we pray all the best, dear Lord, and we know that this prayer will be answered in accordance to thy will and your will alone. And thank you so much for those who passed the exam and for those who haven't. I pray that you support them and give them the assistance, perfect timing, the people who have to do it. So much, Lord, for we know that you can control of everything. Amen. Yan, thank you so much, Sister Eliza, sa yung pamuna sa ating closing prayer nating nag-pray ang ating mga kapatid, mga kaibigan sa mga prayer requests. At dako naman po tayo sa ating mga viewers, mga ilang pagbati dito ang nanood sa ating ngayong umaga. Joas Almigui Ramos Gendra Raul. Mahirap pa sa yung kanya, no? Josaya Miguel Ramos Raul. Yan, good morning po. And Marta Cora Nori Porto, asawa ni Pastor Porto, Delia Ahmad Imata, Merlinda Mateo, Judith Perodino, Chiang Kan Kyut Yo, iba yung pangalan, talagang Chinese, Merly Cayetano Beltran, namin nanonood po sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po sa inyong pakikinig. At ito po, meron pa, JB Evangelio Madrasya Ausan, Sister Marvie Bertuccio, pagaling ka po, Sister Marvie. May sakit po siya, nasakit ang ulo. Hera Pura and Evan Takao, Sister Heidi De Leon, Liris Jane Nagtalon, Tina Jenny Ken, and Dana Porosquelo. Itong Nagtalon, meron dito yan sa Mabacau Church, Maragundon, Cavite. Meron, may marami dito ang family name niya. Ros Paleo, punta naman tayo kay Ros Paleo. Binabati po kayo namin ng magandang umaga. Salamat po sa inyong pakikinig. Pani Machetar, Coach Manawa, at si Soweng ito, Charlie Mata. And there, yan. Tingnan natin sa tablang side. Yan. Si Pearly De La Torres, yan. Di talaga natin kayo maisa-isa. Marami po kayo. Noemi Canapate. Yan. Salamat po sa 100 viewers plus na nakinig po ngayong umaga. Maraming salamat po. Na sapagkat kayo ay patuloy na sumasubaybay sa Hope and Love Morning Devotion. Yan. Dako naman po tayo sa ating mga parting words. Sir Wayne, una. Yes. Maraming salamat po sa ating pong mga viewers, mga followers po ng Hope and Love Morning Devotional. Salamat po sa inyong pagtutok, pagsunod. Salamat din po sa inyong pong mga comments. Sa mga hindi nag-comments, alam ko po sa susunod magko-comment na kayo. Ayan. Kaya po lagi po nating tandaan sa ating pong buhay, kung meron pong kahinaan, ay huwag po tayong makakalimot na tumawag po sa ating Panginoon. Sapagkat, ang sabi nga po, ang ating Diyos ay ang ating kanlungan at kalakasan. Isang handang saklolo sa ating kabagaban. Kaya mga kapatid, always be happy. Mataas na energy, Ma'am Emma. Paano yan? Mataas pa ang lugar dyan. Ibinibigay ko nila sa kanya yung energy. Okay. Maraming salamat mga kapatid. At ngayon po ay tapos na ang ating buwan ng November sa ating morning devotional. At bukas po ay simula ulit ng isang buwan nating haharapin. At December na po, huling dahon na ng kalendaryo. At matatapos na po ang 2021. At alam kong inyo pong nadama ang mga pagpapala ng Panginoon sa loob ng 11 buwan. At ganun din,
At tayo po'y magpasalamat na tayo'y nakaisang taon na sa Hope and Love. At ito pong ating mga banding tuwing umaga, dahilan sa salita ng Panginoon, ito po'y huwag ninyong walain sa buhay nyo. Inyo pong imbitahin pa ang mga kasama nyo sa bahay. Imbitahin din ninyo ang inyong mga kamag-anak, kapamilya, kapitbahay. Dahil yun pong mga pabalita ng Panginoon ay napapanahon at kailangan natin yan sa buhay para nga po tayo maging matibay. Kaya anuman pong ating kaharapin, kung kasama natin ang Panginoon, tayo po ay magtatagumpay. Kaya mga kapatid, kung kayo po'y mayroong mga patutuo, meron kayong testimony, meron kayong karanasan, inyo po yung ipadala sa amin o kaya inyo pong sabihin sa amin ang inyong mga pangalan at atin po iyang pakikinggan dito sa Hope and Love para makapagbigay din po ng inspirasyon sa iba at makapagpatibay din sa kanila pananampalataya. Inyo lamang pong ibigay kay Sister Wang at ganun din po sa akin. Ang akin pong pangalan ay Emma Husi. Makikita po ninyo ang aking messenger dyan. At si Sister Wang naman po ay Coach Leona Bat. Ikaw na nga, Sister Wang, ang magsabi ng pangalan mo. Pero pwede niyo po yung sabihin sa amin. Sabihin niyo lang po sa amin na, Sister, meron akong patotoo. Pwede ko bang masabi yan sa Hope and Love? Kayo po ay aming hinihintay. Nawala ulit yung voice niya. Kakamayin po. Nag-meet na ulit. Meron yata kumukontrol yan. Sino pa sa atin po yung maipapalabas o maririnig sa aming programang Hope and Love Testimonies. Amen! Dako naman tayo kasi sa Lord. Brother Joseph. Ayan, so thank you so much po. So, binabati ko po muna yung mga taga Rodriguez District and Area 8 na active po sa ministry din ng youth. So, we can invite you soonest. And sa mga nanonood and patuloy po na sumusuporta sa Hope and Love, antabayanan niyo po yung mga future nating mga programs at hinahanda na po namin yan para po makater po natin lahat ng dapat makater, no? And also, I would like to greet my family there sa Iloilo. Hello po. Yung mga friends po natin na hindi pa nakapanood ng buo sa Hope and Love, ay ini-invite din po namin kayo. And you can add your friends para po sa patuloy pa na pag spread ng gospel through Hope and Love Ministry. So, yun lang po and thank you. Salamat, Sister Eloisa. Napakagandang promotion na magkameron tayo muli ng ibang programa o matagdagan ng ating program. Salamat sa pag-iisip ng mga programa ito. At nandun din naman tayo sa programa, ay magpo-promote din naman ako ng programa. Sunday to Friday, Hope and Love Morning Devotional po, 6:30. Tayo po ay bubuksan po natin ang December. Bukas po, December na. At ang ating tema po dito nakalagay, The Beginning of Eternity. Yun po yung ating team. At ito po at meron pag Saturday po, Sir Emma, Sir Wayne, at Sir Waisa, ang ating the morning devotional po ay nag-i-start po ng 5:30. Yan. 5:30 po siya ng umaga. At Usapang Kalusugan, Monday, 7 p.m. Ito po'y pinangungunahan ni Pastor Juby Estrada at Sir Weng. And then, Family ko, Mahal ko, Tuesday and 7 p.m. And Hope and Love, Lesson Review po. Meron po tayong Lesson Review every Thursday, 6-7 p.m. And yan po, kung kayo naman umiibig, nangihirapan na ba kayo tanggapin ang hindi nyo namang nais, may mga hugot-hugot kayo, huwag kayong mawawalang manood sa Letter to Young Lovers. Yan po ay 7:30 to 8:30 p.m. At yung Monday, Tuesday po, yung kagabi, umere na po. Sir Lois, yung To Be Like Jesus.
Yung po ay 8:30 to 9:30. Ito po ay pinangungunahan ng mga taga Batangas na kabataan at Mindanao na mga kabataan. Mayroon man silang kasamang pastor. Pangungunahan ay Jopet Mabakas. Yan. I hope and pray tayo ay patuloy na mabalik loob sa ating Panginoon sapagkat patuloy siyang nagmamahal sa atin. At binabati din po natin sila Pastor Puerto at Pastor Juby at si Ma'am Dina at Ma'am Marby, Ma'am Smith na ating mga kasama po sa Hope and Love Family, sila Jason. Maraming maraming salamat po sa kanila sa ating mga suporta at happy anniversary po sa ating lahat. Kami po ay magpapaalam na po at teka, meron pa bukas po. Kayo po inaasahan namin kayo ay makikinig muli ng morning devotional. Bukas po, 6 a.m. na umaga hanggang 7:30 a.m. Salamat po and God bless. Bye-bye na po. Upang tayo'y kunin na sa langit magkakaroon.
lagi, tayong lahat ay magkakaroon.